Hello mga bata, kumusta kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, sa Mathematics Module 2, para sa second quarter, ating tatalakayin ng mga paksang addends and sum. Ngunit bago yun, huwag kakalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Para sa ating talakayan sa araw na ito, meron tayong tatlong mga layunin. Una, malaman ang ibig sabihin ng addends at sum. Pangalawa, maunawaan ang kahalagahan ng addition. At pangatlo, makabuo ng addition sentence. Halina't pagbalik-aral para sa nakaraang talakayan. Ano ang nawawalang bilang isulat sa guhit? Para sa unang set, meron tayong limang mansanas. Meron ang nakalagay na lima. At ang nawawala ay para sa ikalawang set. Ilan ang nakalagay sa ikalawang set? Ilang mansanas yan? Okay, good job. Merong apat na mansanas. Apat, four na mansanas ang nasa second set. Okay, sa pangalawang set. Pag binasa natin ang number sentence or addition sentence, 5 plus 4 equals 9. Para naman sa number 2, meron tayong anim para sa unang set at anim ulit para sa ikalawang set. So, anim. Dagdagan ng 6, 6 plus 6 equals, ilan lahat yan? Yan ay, good job, 12. Ngayon, para sa ating bagong talakayan, halina't basahin natin ito. Meron tayong problema o sularanin na makikita sa kahon at aking babasahin. Kailangan natin ng prutas upang lumakas ang katawan. Bumili ako ng 2 mansanas at 3 mangga. Ilan lahat ang prutas na binili ko? Sa ating suliranin na nasa taas, ibinigay ang mga bilang na 2 at 3. Okay, 2 mansanas at 3 mangga. Upang malaman kung ilan lahat ang prutas na binili ay pagsasamahin ang 2 at 3. Ganito ang dapat gawin. Di ba nga, ang sabi nga natin, ang I, papalitan siya ng plus sign at ang at ay papalitan ng plus sign, ang I ay papalitan ng equal sign. Tandaan ha, ang at ay papalitan ng plus sign, ang I ay papalitan ng equal sign. Okay po. Kaya't magiging 2 plus 3 equals 5. Yan ang ating number sentence or addition sentence. Kung makikita nyo dito, 2 plus 3 equals 5, ang number sentence na ito ay addition sentence. Okay, dahil gumamit tayo ng plus sign. Pag addition, ang ginagamit nating simbolo ay plus sign. Tandaan, pag addition, ang ginagamit nating simbolo ay plus sign. Okay po. Ang mga bilang na 2 at 3 ay tinatawag na addends. Okay? Yung number 2 at 3 ay addends. Tandaan, addends. Okay, addends. Ang addends ay mga bilang na pinagsasama. Yung mga bilang na pinagsasama, yun ay ang addends. At yung kabuuang bilang o ang sagot sa addition ay ang sum. Okay? Sum ang tawag sa sagot ng addition. Okay po, malinaw tayo doon? Ang mga bahagi ng addition sentence ay addends at sum. Gaya nga ng sinabi ni teacher kanina, yung mga pinagsasamang bilang, 2 at 3, di ba pinagsama mo ang 2 at 3, yan ay addends. At ang sagot, 5, yun ang sum. Okay? Ang tawag sa sagot ng addition ay sum. Okay? Malinaw tayo doon ha? Ang tawag sa sagot ng addition ay sum. Okay? Ang mga pinagsasamang bilang ay addends. Ang mga pinagsasamang bilang ay addends. Ang sagot ng addition ay sum. Okay po? Ang pinagsasamang bilang ay addends. Ang sagot o ang kabuuan ay sum. Okay po? Okay, sige nga, magtanong nga ako kung naiintindihan yung sinabi ni teacher. Sa addition, ang mga bilang na pinagsasama o yung mga pinagsasama daw ay tinatawag na ano? A, addends. B, sum. Anong tamang sagot? Okay, number 1, sagot ay letter A, addends. Addends ang tawag sa pinagsasamang mga bilang. Okay po. Sa number 2, ang sagot sa addition ay tinatawag na? Okay, good job, sum. Okay, ang sagot sa addition ay sum. Ang pinagsasamang bilang ay addends. Okay? So, halimbawa, meron tayong 3 plus 2 equals 5. 1 plus 2 equals 3. Okay, sige nga, tanungin ko nga. Ang 1 at 2 yan ay, ano, sum or addends? Hindi ko marinig.
Good job, Adens. Okay? At ang sagot na 3 ay Sam. Okay? Kasi ang pinagsama mo ay 1 at 2. Okay? 1 plus 2. Eh, ang pinagsamang bilang ay Adens. So, 1 plus 2 yan ay Adens. Tapos, yung sagot, ito number 3 yan ay Sam. Sige nga. 4 plus 2. Sige nga. Bilang 4 plus 2, anong sagot? 4 plus 2, ang tamang sagot ay? Okay, good job. 6. 1 plus 3. Then kaya yan? 1 plus 3. Nice. 1, 4. Ito kaya, 1 plus 1. 2. Dito, 3 plus 2 equals 5. Okay. So, yung mga kulay pula, yan ay addends. Okay, tandaan ha. Kung ano yung mga pinagsasama mong bilang, yun ay addends. So, dito, 3 plus 2, ang 3 at 2 ay addends. At yung sagot, 5, yan ay yung sum. Okay, huwag kakalimutan ha. Kung ano yung pinagsasama mong bilang, ang tawag doon ay addends. Tapos, yung sagot, sum. Ang sagot sa addition ay sum. Okay, S-U-M. Sum ang tawag sa sagot ng addition. At ang mga pinagsasamang bilang naman ay addends. Okay pa, malino tayo doon? Okay, sige nga, magtanong nga ako kung naiintindihan yung sinabi ni teacher. Sa addition, ang mga bilang na pinagsasama o yung mga pinagsasama daw ay tinatawag na ano? A, addends. B, sum. Anong tamang sagot? Okay, number one, sagot ay letter A, addends. Addends ang tawag sa pinagsasamang mga bilang. Okay po. So, number two, ang sagot sa addition ay tinatawag na? Okay, good job, sum. Okay? Ang sagot sa addition ay sum. Ang pinagsasamang bilang ay addends. Okay? So, halimbawa, meron tayong 3 plus 2 equals 5. 1 plus 2 equals 3. Okay, sige nga, tanungin ko nga. Ang 1 at 2 yan ay, ano, sum or addends? Hindi ko marinig. Good job, addends. Okay, at ang sagot na 3 ay sum. Okay, kasi ang pinagsama mo ay 1 at 2. Okay, 1 plus 2. Eh, ang pinagsamang bilang ay addends. So, 1 plus 2 yan ay addends. Tapos yung sagot, ito number 3 yan ay sum. Sige nga. 4 plus 2. Sige nga, bilang 4 plus 2, anong sagot? 4 plus 2, ang tamang sagot ay? Okay, good job. 6. 1 plus 3. Then kaya yan, 1 plus 3. Nice, 1, 4. Ito kaya, 1 plus 1. 2. Dito, 3 plus 2 equals 5. Okay. So, yung mga kulay pula, yan ay addends. Okay, tandaan ha. Kung ano yung mga pinagsasama mong bilang, yun ay addends. So, dito, 3 plus 2, ang 3 at 2 ay addends. At yung sagot, 5, yan ay yung sum. Okay, huwag kakalimutan ha. Kung ano yung pinagsasama mong bilang, ang tawag doon ay addends. Tapos, yung sagot, sum. Ang sagot sa addition ay sum. Okay, S-U-M. Sum ang tawag sa sagot ng addition. At ang mga pinagsasamang bilang naman ay addends. Okay pa, malino tayo doon? Okay, halina't magsanay, sabihin kung tama o mali. Okay po, sabihin kung tama o mali. 1 plus 3 equals 4. Ang mga kulay pula ba ay addends? Yung mga bilang na kulay pula ba ay addends, tama o mali? Okay, good job. Tama. Okay, ang mga pinagsasamang bilang ay addends. Tama, good job. Sunod. 1 plus 3 equals 4. Yung kulay pula ba na number ay sum? Yung kulay pula bang number ay sum? Okay, tama. Okay, 4. Ang sagot ng addition ay tawag sum. Okay. Sunod. 4 plus 3 equals 7. Tama ba? Ang apat ba pag dinagdagan mo ng tatlo ay pito, kabuang bilang? Tama! Good job! Eh, dito kaya. 3 plus 3 equals 5. Tatlo, dagdagan mo. Ang tatlo, dagdagan mo ng tatlo, ang sagot ay 5. Tama ba o mali?
Mali. Bakit? Kasi tatlo, dagdagan mo ng tatlo ay anim, hindi lima. Ito kaya, dalawa, dagdagan mo ng isa, 2 plus 1 equals 4. Tama kaya o mali? Okay, mali. Dahil 2 plus 1 ay 3. Okay, dalawa, dagdagan mo ng isa ay tatlo, hindi apat. Okay, tandaan, ang mga bahagi ng addition sentence ay addends at sums. So, ito'y tinalakay natin. Addends, ang tawag sa mga pinagsasamang bilang. At ang sagot naman ng addition ay sum. Ang mga pinagsasamang sets or mga pinagsasamang bilang, addends yun ha. A-D-D-E-N-D-S, addends. At ang sagot naman o kabuang bilang ay sum. Okay po? Para sa ating takdang aralin, sumulat ang limang halimbawa ng addition sentence sa inyong mathematics na kwaderno. Kayong bahala kung anong bilang yan, anong gagamitin yung addends at sum. Basta dapat mapakita nyo ang addition sentence. Addition sentence binubuo ng addends, sum, plus sign, at equal sign. Naway may natutunan kayo sa ating munting talakayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli! Paalam!